Manalangin po tayong sama-sama. Our heavenly and merciful Father God, thank you for saving us from eternal condemnation. Aming sumasalangit at mahabaging Ama, maraming salamat po sa pagliligtas niyo sa amin mula sa walang hanggang pagkawasak. Thanks to your grace and love, we got salvation. Salamat po sa inyong biyaya at pag-ibig, kami po ay nagkaroon ng kaligtasan. And thanks to your grace and love, we can conduct the young adult retreat. At salamat po sa iyong pag-ibig at biyaya, nagsasagawa po kami ngayon ng young adult retreat. Please help us to get the strength through the word of God and fellowship. Pakiusap, tulungan niyo po kami na magkaroon ng kalakasan sa pamamagitan ng salita ng Diyos at ng fellowship. And please renew our heart through this young adult retreat. At pakiusap, baguhin niyo po ang aming mga puso sa pamamagitan ng young adult retreat na ito. So please equip us to fight against our spiritual enemies for the gospel. Kaya sandatahan niyo po kami upang magkaroon ng kalakasan na labanan ang mga espiritual na kalaban. And please train all of us as a soldier of the Lord. At sanayin niyo po kami bilang mga sundalo ng Diyos. And we commit the rest of time in your mighty hands. We pray in name of Jesus Christ. Pinagkakatiwala na po namin ang aming mga natitirang oras sa inyong mga pangyarihang kamay. Dalangin po namin ito sa pangalan ni Jesucristo. Amen. Amen. Let's open the Bible, Ephesians chapter 5. Buksan po natin ang ating mga Biblia, Efeso chapter 5. Ephesians chapter 5, verse 1. Basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Kaya kayo'y tumulad sa Diyos gaya ng mga anak na minamahal. So, Bible says, be imitators of God. Sinasabi ng Biblia, gayahin natin ang Diyos. This is the motto of this young adult retreat. Ito po ang motto ng ating young adult retreat. This young adult retreat is very, very important. Ang young adult na retreat po na ito ay napakahalaga. Because under the pandemic, our Christian life can be weak. Dahil sa ilalim ng pandemya, ang ating Kristiyanong pamumuhay ay maaaring manghina. And our Christian life can be getting weaker and weaker. That's why God allowed this young adult retreat. At ang ating Kristiyanong pamumuhay ay maaring manghina na manghina. Kaya ipinahintulot ng Diyos sa atin ang young adult retreat na ito. Then Bible says, be imitators of God as dear children. Kaya sinasabi ng Biblia, kayo'y tumulad sa Diyos gaya ng mga anak na minamahal. So God wants us to live like Himself. Kaya nais ng Diyos ay mamuhay tayo na gaya niya. And in order to live like God, we should have the mind of God first. Kaya upang makapamuhay na tulad ng Diyos, kailangan magkaroon tayo ng pag-iisip na tulad sa Diyos. So when we have the mind of Christ, we can live like Jesus. Kaya kung mayroon tayong pag-iisip ni Kristo, magagawa nating makapamuhay na gaya ni Jesus. So in the first session, we learned about holiness. Kaya sa unang session na tutunan po natin yung tungkol sa kabanalan. God is holy. That's why God wants all His children to live holy. Ang Diyos ay banal, kaya ang nais niya, ang lahat ng kanyang mga anak ay mabuhay na banal. And in second session, we love about love. At sa ikalawang session, we learn about love. Natutunan naman natin ang tungkol sa pag-ibig. God is love, that's why God wants us to love each other. Ang Diyos ay pag-ibig, kaya nais ng Diyos na mahalin natin ang bawat isa. And in this session, we're gonna study the God's desire to save the lost souls. At sa session ngayon, pag-aaralan naman natin yung pagnanais ng Diyos upang magligtas ng mga nawawalang kaluluwa. God already gave us the good example. Best example is Apostle Paul. Nagbigay na po sa atin ang Diyos ng mabuting halimbawa, at ang halimbawa na yon ay si Apostol Pablo. So, first of all, when we have the mind of Christ, we can live, we can imitate Jesus Christ. Una sa lahat, kung mayroon tayong pag-iisip ng Diyos, ay magagawa nating makapamuhay na kagaya ni Jesucristo. But actually, when we get salvation, we already have that mind. Pero sa katunayan, mula nung tayo maligtas, nasa atin na ang pag-iisip na iyon. Let's look at the 1 Corinthians chapter 2. Tingnan po natin, 1 Corinto chapter 2. 1 Corinthians chapter 2, verse 11 and 12. 11. 1 Corinto chapter 2, verse 11. Would you read? Sapagkat sinong tao ang nakakaalam ng isipan ng isang tao, kundi ang espiritu ng tao na nasa kanya.
Kaya't walang nakakaalam ng mga isipan ng Diyos maliban sa Espiritu ng Diyos. A dog cannot understand people's heart. Yung aso, hindi niya maintindihan yung nasa puso ng tao. Because a dog doesn't have the spirit of the person. Dahil yung aso, wala siyang espiritu ng tao. Like this, people cannot understand the heart of God. Kagaya nito, yung mga tao, hindi nila maunawaan yung nasa puso ng Diyos. Because we don't have the spirit of God. Dahil wala sa atin yung espiritu ng Diyos. But when we get salvation, God give us the His spirit, the Holy Spirit. Pero mula nung tayo maligtas, ibinigay niya sa atin yung kanyang espiritu, ang banal na espiritu. That's why only saved people having the Holy Spirit can understand the heart of Christ. Kaya tanging yung mga taong ligtas na may banal na espiritu ang makakaunawa sa puso ni Kristo. So verse 12, would you read? Ngayon ay aming tinanggap hindi ang espiritu ng sanlibutan, kundi ang espiritong mula sa Diyos, upang aming malaman ang mga bagay na walang bayad na ibinigay sa amin ng Diyos. We receive not the spirit of the world, but the spirit who is from God, Holy Spirit. Tinanggap natin hindi yung espiritu ng sanlibutan, kundi yung espiritu na nagmula sa Diyos, ang banal na espiritu. And verse 16, basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Sapagkat sino ang nakakaalam ng pag-iisip ng Panginoon upang siya'y turuan niya? Subalit, nasa amin ang pag-iisip ni Kristo. So, after we get salvation, after we receive the Holy Spirit, we understand the heart of God and we have the mind of Christ. Kaya pagkatapos nating magkaroon ng kaligtasan, pagkatapos nating tanggapin ang banal na Espiritu, meron na tayong Espiritu ng Diyos at maunawaan natin yung pag-iisip ni Kristo. That's why the only saved people understand how much God is holy. Kaya nga tanging yung mga taong ligtas ang makakaunawa kung gaano ba kabanal ang Diyos. Only saved people understand how much God wants us to live the love together. Tanging ang mga taong ligtas lang ang makakaunawa kung gaano ba tayo dapat magmahalan sa isa't isa. And only saved people can understand how much God desire to save lost souls. At tanging yung mga taong ligtas lang, yung makakaintindi sa puso ng Diyos kung gaano niya gustong iligtas yung mga nawawalang kaluluwa. One of the biggest part in the heart of Jesus Christ is desire to save the lost souls. Isang malaking bahagi sa puso ni Jesus ay ang pagnanais na magligtas ng mga nawawalang kaluluwa. God really desire all people to get salvation. Ang nais ng Diyos ay talagang mailigtas yung mga tao, mga nawawalang kaluluwa. So, in Genesis, when Adam and Eve committed sin, God called Adam, "Adam, Adam, where are you?" Kaya sa Genesis, nung si Adan ay nakagawa ng kasalanan, tinawag niya si Adan, "Adan, Adan, nasaan ka?" Even these days, God is calling all the sinners to get salvation. Kahit sa mga araw natin ngayon, tinatawag ng Diyos ang mga makasalanan at kung nasaan sila. Let's look at the Ezekiel chapter 18. Tingnan po natin Ezekiel chapter 18. Ezekiel chapter 18 verse 31. Ezekiel chapter 18 verse 31. Would you read? Inyong iwaksi ang lahat ninyong pagsuway na inyong ginawa laban sa akin, at kayo'y magbagong puso at magbagong diwa. Bakit kayo mamamatay o sambahayan ni Israel? At the time, Israel became wicked and disobeyed God. Nung pagkakataong ito, ang Israel ay naging masama at sumusuway sa Diyos. But God said, "Cast away from you all the transgressions which you have committed." Pero sinabi ng Diyos, "Inyong iwaksi ang lahat ninyong pagsuway na inyong ginawa." Why should you die, O house of Israel? Bakit kailangan kayo mamatay, O sambahayan ng Israel? God called Israel again and again to let them repent and get salvation. Tinawag ng Diyos ang Israel ng paulit-ulit upang sila ay magsisi at magkaroon ng kaligtasan. In Deuteronomy chapter 30, the God said, I have set before you life and death and blessing and curse. Sinasab sa Deuteronomy chapter 30, inilalagay ko sa harapan mo ang buhay at kamatayan, ang pagpapala at ang sumpa. And God said, choose life to live. At sinabi ng Diyos, piliin mo ang buhay upang ikaw ay mabuhay. So, God really wants
all people to get salvation. Kaya ang talagang nais ng Diyos ay lahat ng tao ay magkaroon ng kaligtasan. God really want all people to choose the life and blessing. Ang gusto ng Diyos, piliin ng tao ang buhay at pagpapala. Actually, when we read the Bible, we can see the so many warning of God. Sa katunayan, pag binasa natin ang Biblia, napakarami doong babala ng Diyos. Before God judged the city or person or nation, God always warned in advance. Bago wasakin ng Diyos, yung isang lungsod, yung isang tao o isang bansa, palagi muna siyang nagbibigay ng babala. Why? Bakit po? Because God's purpose is not judging them, but saving them. Dahil ang layunin ng Diyos ay hindi upang hatulan sila, kundi upang iligtas sila. That's why God wants His judgment first in order to let people repent and get salvation. Kaya ibinibigay muna ng Diyos yung kanyang babala upang sila ay magsisi at magkaroon ng kaligtasan. So before God judged the Sodom and Gomorrah with the fire, God visited Abraham first. Bago wasakin ng Diyos yung Sodom at Gomorrah sa pamamagitan ng apoy, binisita muna ng Diyos si Abraham. And intentionally God informed Abraham He's gonna destroy the Sodom and Gomorrah. At sinadya niyang sabihin kay Abraham na wawasakin niya ang Sodom at Gomorrah. Because God wants Abraham to stop God's judgment. Bakit? Dahil gusto ng Diyos ay pigilan ni Abraham ang paghukom ng Diyos. So Abraham asked, "What if there are 50 righteous men in Sodom and Gomorrah? Will you destroy? You judge?" Kaya nga tinanong ni Abraham ang Diyos, paano kung mayroong 50 na matuwid na tao sa Sodom at Gomorrah? Wawasakin mo pa rin ba? God said, no, I'll not destroy them. Sabi ng Diyos, hindi ko sila wawasakin. Then Abraham asked, what about 45, 40, 30, 20, what about 10? At nagtanong si Abraham, paano kung mayroong 45, 40, 30, 20, at 10? God said, no, I'll not judge them. Sabi ng Diyos, hindi ko sila hahatulan. So God's purpose is not judging them, but saving them. Kaya ang layunin ng Diyos ay hindi upang hatulan sila, kundi upang iligtas sila. What about Nineveh? Paano naman po yung Nineveh? Nineveh was an enemy of Israel. Yung Nineveh ay kaaway ng Israel. But God sent the Jonah to let them repent. Pero isinugo ng Diyos si Jonas upang sila ay magsisi. Because God loved even the enemy of Israel. Dahil maging ang mga kaaway ng Israel ay minamahal ng Diyos. Let's look at the Jonas. Tingnan po natin Jonas. Chapter 4. Chapter 4. Verse 10. Verse 9 first. Verse 9. Verse 9. Would you read? Ngunit sinabi ng Diyos kay Jonas, "Mabuti ba ang ginagawa mo na magalit dahil sa halaman?" At kanyang sinabi, "Mabuti ang ginagawa ko na magalit hanggang sa kamatayan." The Jonah expected the destruction of Nineveh. Si Jonas, inaasahan niya yung pagkawasak ng Nineveh. So he waited. Kaya siya ay naghintay. At the time, because of the sunshine, the plant which provides the shadow to Jonah died. Nung pagkakataon na yon, yung halaman na nagbibigay ng lilim kay Jonas ay namatay. Then he got angry. At nagalit siya. Then God said to Jonah, is it right for you to be angry about the plant? Kaya sinabi ng Diyos kay Jonas, mabuti ba na ikaw ay nagagalit dahil sa halaman? The verse 10 and 11, would you read? Kaya't sinabi ng Panginoon, ikaw ay nanghihinayang sa halaman na hindi mo pinagpaguran o pinatubo man. Ito ay tumubo sa isang gabi at nawala sa isang gabi. Hindi ba ako manghihinayang sa Nineveh, sa malaking lungsod na iyon na may mahigit sa 120,000 katao na hindi nalalaman kung alin ang kanilang mga kamay, ang kanan o ang kaliwa, at mayroon ding maraming hayop? You have a pity on this plant. Naawa ka dito sa halaman? But why you don't have the pity to these people in Nineveh? Pero bakit hindi ka naawa sa mga tao na nasa Nineveh? These, even though they are enemy of Israel, they are precious people who have the spirit. Kahit sila ay mga kaaway ng Israel, sila ay mga mahalagang tao na mayroong mahalagang espiritu. So God said, should I not pity Nineveh, that great city, which are more than 120,000 persons? Kaya sinabi ng Diyos,
Hindi ba ako manghihinayang sa Ninibe, sa malaking lungsod, na iyon na may mahigit 120,000 katao? So, God's heart is the desire to save all people. Kaya ang puso ng Diyos ay may pagnanais upang iligtas ang lahat ng mga tao. He doesn't want the, even one single spirit to go to hell. Ayaw niya na kahit isang kaluluwa ay mapunta sa impyerno. And when Jesus came to this world, He also came with this heart. At nang naparito si Jesus sa sanlibutan, naparito siya ng may ganitong puso. That's why when he studied the whole life of Jesus Christ, His life is full of desire saving lost souls. Kaya nga kapag pinag-aralan natin ang buhay ni Jesucristo, yung kanyang puso ay may puno ng pagnanais na iligtas ang mga tao. Let's look at Mark chapter 1. Tingnan po natin. Marcos chapter 1. Mark chapter 1 verse 38. Verse 38. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sinabi niya sa kanila, "Pumunta tayo sa iba pang mga karatig bayan upang ako'y makapangaral din naman doon, sapagkat dahil dito, ako'y naparito." Jesus already worked so hard. Si Jesus ay nagtrabaho na ng labis-labis. And in verse 35, Jesus woke up early in the morning. At sa verse 35, bumangon ng madaling araw si Jesus. Even though he was so tired, he said, "Let us go into the next town, I may preach it there also." Kahit siya ay pagod na, sinabi pa rin niya, "Pumunta tayo sa iba pang karatig bayan upang ako'y makapangaral din naman doon." Even though Jesus was so tired, he never stopped preaching the gospel. Kahit na si Jesus ay pagod na, hindi siya tumigil sa pangangaral ng ebanghelyo. Because the Jesus said, "Because for this purpose I have come forth." Dahil sinabi niya, "Dahil sa dahilan ito, ako ay naparito." So in order to save lost souls, Jesus came to this world. Kaya upang iligtas ang mga nawawalang kaluluwa, pumarito si Jesus sa sanlibutan. His life was full of the desire saving lost souls. Yung kanyang buhay ay puno ng pagnanais upang iligtas ang mga nawawalang kaluluwa. That's why sometimes he didn't even the time to have the meal. Kaya minsan wala man lang siyang pagkakataon upang kumain. And even when the stone came, he was so tired that he slept on the boat. At kahit mayroong bagyo, sa sobrang pagod niya, siya ay nakatulog sa bangka. And until Jesus was crucified, he never stopped preaching the gospel. At hanggang siya ay ipako sa krus, hindi siya tumigil na ipangaral ang ebanghelyo. So if you want to see the how much God and Jesus desire to save the lost souls, the answer is very simple. Kaya kung gusto ninyong tingnan kung gaano nagnanais si Jesus na magligtas ng mga nawawalang kaluluwa, ang sagot ay simple lang. Look at the cross. Tingnan niyo yung cross. As much as Jesus sacrificed himself, he desired to save lost souls. Kung gaano isinakripisyo ni Jesus yung kanyang sarili, ganun yung kanyang pagnanais na magligtas ng mga nawawalang kaluluwa. Let's look at the Luke chapter 9. Tingnan po natin Lucas chapter 9. Luke chapter 9 verse 51. Lucas chapter 9 verse 51. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Nang malapit na ang mga araw upang siya'y tanggapin sa itaas, itinutok niya ang kanyang sarili sa pagpunta sa Jerusalem. Jesus already knew that the Jerusalem is the place for him to die. Alam na ni Jesus na ang Jerusalem ay ang lugar kung saan siya mamamatay. When he goes, he already knew that he would be persecuted and despised and hit. Alam na niya na kapag siya ay pumunta roon, siya ay hahamakin at aalipustain at sasaktan. But he also knew that if he didn't die on the cross, all people will go to hell. Pero alam din niya na kung hindi siya mamamatay, ay lahat ng mga tao ay mapupunta sa impyerno. That's why he steadfastly set his face to go to Jerusalem. Kaya't itinutok niya ang kanyang sarili sa pagpunta sa Jerusalem. He prepared himself to die. Inihanda na niya yung kanyang sarili upang mamatay. He was ready to suffer for saving all people. Nakahanda siya na magdusa upang iligtas ang mga tao. And this burning heart, the burning desire to save the losers, transferred to Apostle Paul. At yung nag-aalab na pusong ito upang magligtas ng mga tao ay nailipat kay Apostol Pablo. Apostle Paul also received this burning heart
of Jesus Christ to save souls. Tinanggap din ni Apostol Pablo ang nag-aalab na puso upang magligtas ng mga nawawalang kaluluwa. That's why we have to imitate Apostle Paul also. Kaya dapat din nating tularan si Apostol Pablo. He's the best model to imitate the heart of Jesus Christ saving lost souls. Siya yung pinakamagandang halimbawa upang tularan yung puso ni Jesus na nagnanais na magligtas. Let's look at the First Corinthians. Tignan po natin, Unang Korinto. Chapter 11, verse 1. Imitate me just as I also imitate Christ. Maging tulad kayo sa akin, gaya ko kay Kristo. Apostle Paul, in his whole life, he followed the steps of Jesus Christ. Sa buong buhay ni Apostol Pablo, siya ay tumulad kay Jesucristo. So, the Galatians chapter 6 says, the Apostle Paul said, I bear in my body the marks of Lord Jesus. Kaya sinasabi sa Galatia, nasa katawan ni Apostol Pablo yung mga bukas, mga bakas ng paghihirap ni Jesus. So when we imitate Apostle Paul, we can also imitate Jesus Christ. Kaya kapag ginaya natin si Apostol Pablo, matutularan din natin si Jesucristo. Apostle Paul is the best model God prepared for us. Si Apostol Pablo, yung pinakamainam na halimbawa na inihanda ng Diyos para sa atin. Let's look at the Philippians chapter 3. Tingnan po natin, Philippos chapter 3. Verse 17. Brethren, join in following my example and not those who so work as you have us for a pattern. Mga kapatid, kayo'y magkaisang tumulad sa akin at tandaan ninyo ang mga lumalakad ng gayon ayon sa halimbawang nakikita ninyo sa amin. Like Apostle Paul imitate Jesus, we can imitate Jesus through the Apostle Paul. Kagaya ng pagtulad ni Apostol Pablo kay Jesus, matutularan din natin si Jesus sa pamamagitan ng pagtulad natin kay Apostol Pablo. Because the Apostle Paul is our example. Dahil si Apostol Pablo ay isang halimbawa sa atin. So Philippians chapter 4 verse 9. Let's read it together. 3 2 1. Ang mga bagay na inyong natutunan, tinanggap, narinig at nakita sa akin, ang mga bagay na ito ang gawin ninyo at ang Diyos ng kapayapaan ay isa sa inyo. Brothers and sisters at early church, they learn from Apostle Paul. Yung mga kapatid sa sinaunang iglesia ay natuto sa pamamagitan ni Apostol Pablo. And they also saw the life of Apostle Paul. At nakita rin nila ang buhay ni Apostol Pablo. So Apostle Paul said, the things which you learned and received and heard and saw in me, these do. Kaya sinabi niya, yung mga bagay na natutunan, tinanggap, narinig at nakita ninyo sa akin, yung mga ito ay gawin ninyo. So, the Bible introduced the life of Apostle Paul as a good model for us. Kaya ipinapakilala ng Biblia yung buhay ni Apostol Pablo bilang mabuting halimbawa para sa atin. So, when we imitate Apostle Paul, we can imitate the mind of Jesus Christ. Kaya kapag tinularan natin si Apostol Pablo, tinutularan din natin yung pag-iisip ni Kristo. First, Apostle Paul never forget the purpose of his life. Una, hindi nakakalimutan ni Apostol Pablo yung layunin ng kanyang buhay. He never forget the ministry he received from the Lord. Hindi niya nakakalimutan yung ministeryong tinanggap niya mula sa Panginoon. Let's look at Acts chapter 20. Tignan natin mga gawa, chapter 20. Acts chapter 20, verse 24. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ngunit hindi ko itinuturing ang aking buhay na mahalaga sa aking sarili, upang maganap ko lamang ang aking katungkulan at ang ministeryong tinanggap ko sa Panginoong Jesus na magpatotoo sa magandang balita ng biyaya ng Diyos. So Apostle Paul was a blasphemer and persecutor and insolent man. Si Apostle Pablo ay lapastangan at taga-usig. When the Jewish people killed the Stephen, they laid down their garment at the feet of Apostle Paul. Nung patayin ng mga Israelita si Esteban, nilagay nila yung kanyang mga damit sa paanan ni Apostle Pablo. At the time, the garment indicates the authority. Nung panahon na yon, yung kasuotan ay kumakatawan sa kapangyarihan. So casting the
the laying down their garment on the at the feet of Apostle Paul, it means they transferred the authority to the Apostle Paul. Kaya ang ibig sabihin ng paglalagay ng mga kasuotan nila sa paanan ni Apostol Pablo ay isinali nila yung otoridad kay Apostol Pablo. It means they got the permission from Paul. Ibig sabihin, pinahintulutan sila ni Apostol Pablo. So Paul was a leader of that group who killed Stephen. Kaya si Pablo, yung pinuno ng mga grupo na yon na pumatay kay Esteban. Paul was a blasphemer and persecutor. Si Apostol Pablo ay manguusig at lapastangan. But thanks to the grace and love of Jesus, he got salvation. Pero salamat sa pag-ibig at biyaya ni Jesus, siya ay nagkaroon ng kaligtasan. He was supposed to go to hell, but now he can go to heaven. Nararapat siyang mapunta sa impyerno, pero ngayon makakapunta na siya sa langit. So he was so thankful because he already knew that he is not worthy to get salvation. Kaya labis yung kanyang pasasalamat dahil alam niya na hindi siya karapat-dapat na magkaroon ng kaligtasan. Now he said, I received the ministry from my Lord. Ngayon, sinasabi niya, tinanggap ko yung ministeryo sa aking Panginoon. It is to testify to the gospel of the grace of God. Ito'y ang magpatotoo sa magandang balita ng Diyos. Who gave this ministry? Sino ang nagbigay ng ministeryong ito? The Bible says, from the Lord Jesus. Sinabi ng Biblia, mula sa Panginoong Jesus. He persecuted, Apostle Paul persecuted the believers who believed the Christian who believed Jesus as a Lord. Inusig ni Apostol Pablo yung mga Kristiyano na naniniwala na si Jesus ay Panginoon. But now, Jesus became his Lord. Pero ngayon, si Jesus ay naging kanyang Panginoon. And he said, my Lord, Jesus gave me this ministry. At sinabi niya, ang Panginoong Jesus ko ang nagbigay sa akin ng ministeryong ito. Then he said, I don't care whether I can live or not, as long as he can preach the gospel. Kaya sinabi niya, wala akong pakialam kung ako'y mabuhay o mamatay, maipangaral ko lamang ang ebanghelyo. And he said, this ministry is the race. At sinabi rin niya, na ang ministeryong ito ay isang takbuhin. None of these things move me, nor do I count my life dear to myself, so that I may finish my race with joy. Hindi ko itinuturing ang aking buhay na mahalaga sa aking sarili upang maganap ko lamang ang aking katungkulan. What's the race? Ano ba yung takbuhin? We never stop in the middle of the race. Hindi tayo tumitigil sa kalagitnaan ng takbuhan. Until we finish the last line, the goal line, we never stop. Hanggat hindi natin napupuntahan yung finish line, hindi tayo tumitigil. Like this, Apostle Paul never stop preaching the gospel until his last breath. Kagaya nito, si Apostol Pablo ay hindi tumigil sa pangangaral ng Ebanghelyo hanggang sa kanyang huling hininga. Until he was beheaded to die, he never stopped preaching the gospel. Hanggang siya ay pugutan ng ulo sa pagbitay sa kanya, hindi siya tumigil sa pangangaral ng Ebanghelyo. Let's look at 2 Timothy. Tingnan po natin, ikalawang Timoteo. 2 Timothy Chapter 4, verse 7. Chapter 4, verse 7. I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Nakipaglaban ako ng mabuting pakipaglaban. Natapos ko na ang aking takbuhin. The book of 2 Timothy is the last book of Apostle Paul. Yung liham na ikalawang Timoteo ay ang huling sulat ni Apostol Pablo. Apostle Paul already knew that his death is very near. Alam na ni Apostol Pablo na ang kanyang kamatayan ay malapit na. So as a last word, he sent this letter to Timothy. Kaya bilang huling habilin, isinulat niya ang sulat na ito kay Timoteo. In Acts chapter 20, he received the ministry from the Lord. Sa mga gawa chapter 20, tinanggap niya yung ministeryo mula sa Panginoon. And before he died, he said, I have finished the race. At bago siya mamatay, sinabi niya na natapos na niya ang kanyang takbuhin. And the verse 1 and 2, so Apostle Paul never stopped his race preaching the gospel. Kaya hindi tumigil si Apostol Pablo sa kanyang takbuhin na ipangaral ang Ebanghelyo. Then the chapter 4 verse 1 and 2,
Let's read together, 3, 2, 1. Sa harapan ng Diyos at ni Kristo Jesus, na siyang hahatol sa mga buhay at sa mga patay, at sa pamamagitan ng kanyang pagpapakita at sa kanyang kaharian ay inaatasan kita. Ipangaral mo ang salita, magsikap ka sa kapanahunan at sa di kapanahunan. Magtuwid ka, manaway ka, mangaral ka na may buong pagtitiyaga at pagtuturo. So from the moment he got salvation to the moment he died, he only think about only one thing. Kaya mula nang siya ay maligtas hanggang siya ay mamatay, isang bagay lang ang kanyang iniisip. He said, preach the word, be ready in season and out of season. Sinabi niya, ipangaral mo ang salita, magsikap ka sa kapanahunan at sa di kapanahunan. He never forget his ministry until he died. Preaching the word. Hindi niya kinalimutan ang kanyang ministeryo hanggang siya ay mamatay. Ipangaral ang salita. So in his whole life, he always think how to save the more lost souls. Kaya sa kanyang buong buhay, ang iniisip niya ay kung paano makakapagligtas ng mga nawawalang kaluluwa. What is the purpose of our life? Ano ba ang layunin ng ating buhay? Why did God allow us to live in this world a little bit longer? Bakit pinahintulot ng Diyos para sa atin na mabuhay dito sa sanlibutan ng mas mahaba pa? We have only one purpose, saving more lost souls. Meron lamang tayong isang layunin, yung magligtas ng mga kaluluwa. That is also our ministry and our mission. Yun din yung ating ministeryo at ang ating misyon. So when we make sure our purpose, our Christian life goes to the right way. Kaya kapag tiniyak natin sa ating Christian life, yung ating layunin, yung ating Christian life ay pupunta sa tamang landas. In Leviticus chapter 11, there are clean animals and unclean animals. Sa Leviticus chapter 11, nandun yung mga maruming hayop at malilinis na hayop. A fish having fin is clean. Yung isda na mayroong palikpik ay malinis. What's the role of a fin? Ano ba yung ginagawa ng palikpik? Through the fin, the fish make sure the direction. Sa pamamagitan ng palikpik, natitiyak ng isda yung kanyang direksyon. So when we make sure the purpose of our life, we can live for God. Kaya kapag tiniyak natin yung ating layunin ng ating buhay, makakapamuhay tayo para sa Diyos. Let's look at the Proverbs chapter 29. Tingnan po natin mga Kawikaan chapter 29. Verse 18. Would you read? Kung saan walang pangitain, nagpapabaya ang taong bayan. Ngunit mapalad ang sumusunod sa kautusan. So there is the no revelation means if we don't have the goal or the purpose, then the people cast off the restraint. We just live as we desire. Ang ibig sabihin, kung walang pangitain, kung walang layunin, yung ating buhay, yung mga tao ay nagpapabaya o namumuhay ayon sa kanilang kagustuhan. If we don't have any goal, there is no reason to fight and no reason to control our life. Kung wala tayong layunin sa ating buhay, walang dahilan upang lumaban o kontrolin yung ating buhay. Someone who doesn't have the job doesn't need to wake up early. Yung isang tao na walang trabaho, hindi niya kailangang gumising ng maaga. Because even though he wake up early, he has nothing to do. Dahil kahit gumising siya na maaga, wala naman siyang gagawin. But when he got a job, when he have the purpose, he can wake up early. Pero kung mayroon na siyang layunin, maaari na siyang gumising ng maaga. Because he has something to do. Dahil mayroon na siyang kailangan gawin. So if the Christian doesn't know the purpose of his life, he will be lazy. Kaya kung isang Kristiyano, hindi niya alam yung kanyang layunin ng kanyang buhay, siya ay magiging tamad. He doesn't know why he has to fight against the Satan, and he doesn't know why he has to control his all the desires. Hindi niya alam kung bakit kailangan niya makipaglaban kay Satanas, at hindi niya alam bakit kailangan niya paglabanan yung kanyang mga pagnanais. The Apostle Paul never forget the purpose of his life, even one single moment. Si Apostol Pablo, hindi niya nakalimutan yung layunin ng kanyang buhay kahit isang sandali. We also must not forget the purpose of our life, preaching the gospel. Hindi rin dapat nating kalimutan yung layunin ng ating buhay, ang pangangaral ng Ebanghelyo. So why do we have to study?
Kaya, bakit ba natin kailangang mag-aral? It's also for saving lost souls. Ito rin ay para sa pagliligtas ng mga kaluluwa. Why do we have to work in our workplace? Bakit natin kailangang magtrabaho sa ating mga pinagtatrabahuhan? It's for saving more lost souls. Ito ay para magligtas ng marami pang nawawalang kaluluwa. Why do we need to earn the money? Bakit kailangan nating kumita ng pera? We have to spend our money for preaching the gospel. Kailangan nating gastusin ang ating mga pera para ipangaral ang ebanghelyo. Why do we get married? Bakit tayo nag-aasawa? Because we have to preach the gospel together. Dahil kailangan nating ipangaral ang ebanghelyo ng magkasama. So we must not forget the purpose of our life is only saving more lost souls. Kaya hindi natin dapat kalimutan na ang layunin ng ating buhay ay upang makapagligtas ng mga nawawalang kaluluwa. I got salvation the September 3rd in 2000. Naligtas po ako noong September 3, 2000. I didn't have any purpose to live before I got salvation. Wala akong anumang layunin bago ako maligtas. So all my life looks vanity. Kaya yung aking buong buhay ay mukhang kawalan. So I had an empty heart. Kaya dito sa walang laman yung aking puso. But when I got salvation, I realized the purpose of my life. Pero nung ako'y naligtas, naunawaan ko ang layunin ng aking buhay. I realized that I live in this world to save more lost souls, to testify the grace of the gospel. Naunawaan ko na kaya ako nabubuhay dito ay upang ipangaral ang ebanghelyo, upang magpatotoo sa ebanghelyo. So since I got salvation, I try to preach the gospel to my friends and family and neighbors. Kaya nung naligtas ako, sinikap kong ibahagi ang ebanghelyo sa aking mga kaibigan, sa aking kapamilya at kapitbahay. I was a college student when I got salvation. Ako ay nasa kolehiyo nung ako ay naligtas. So, every day when I go to school, I brought the videotape, the Bible seminar. Kaya araw-araw, kapag ako'y pumapasok sa eskwelahan, dala-dala ko yung Bible seminar. After class, I visit my friends and family and watch it Bible seminar. Pagkatapos ng klase, binibisita ko yung aking mga kaibigan, yung aking mga kapamilya at nakikinig kami ng Bible seminar. Sometimes I watch the Bible seminar four times in a day. Minsan, nakakapakinig ako ng Bible seminar ng apat na beses sa loob ng isang araw. This friend watched the first session, the other friend watched the fourth session. Yung isang kaibigan ko nakinig ng unang session, yung isang kaibigan ko nakinig ng pang-apat na session. When I arrived, when I came home, it was almost 11 or 12. Pag umuwi ako, halos alas 11 na o alas 12 na ng gabi. Then I thought at the time, do I need to study more? Kaya naisip ko nung pagkakataon na yun, kailangan ko pa bang mag-aral? Because so many people are going to hell. I don't have enough time to save these people. Dahil napakaraming tao ang mapupunta sa impyerno. Wala akong sapat na panahon upang iligtas ang lahat ng mga taong ito. So I asked the counseling. Kaya nagtanong ako sa counselor. I said to the pastor, "Pastor, I cannot find any reason to continue to study in the college." Sinabi ko, "Pastor, wala akong makitang dahilan upang magpatuloy ako sa pag-aaral ng kolehiyo. I want to stop my study and want to save more lost souls." Gusto kong itigil yung aking pag-aaral at magligtas ng mas maraming nawawalang kaluluwa. At the time, the pastor said, "Do you want to preach the gospel only now?" Tinanong ako ng pastor nung pagkakataon na yun, gusto mo bang ipangaral ang ebanghelyo sa pagkakataong ito lamang? If you want to save more lost souls, you have to also study hard. Kung gusto mong mas maraming mga kaluluwa ang maligtas, kailangan mo ring mag-aral ng mabuti. At the time I realized, studying hard is also the way to save other people. Nung pagkakataon na yun, naunawaan ko, yung pag-aaral ng mabuti ay isa ring paraan upang magligtas ng mas maraming nawawalang kaluluwa. So, from that moment, I studied very hard. Kaya mula noon, nag-aral ako ng mabuti. Even though I was so tired, I studied. Kahit na ako'y pagod na pagod na, nag-aaral pa rin ako. And thanks to the grace of God, I became a top of my school. At salamat sa biyaya ng Panginoon, ako ay naging top doon sa paaralan. And I got a scholarship. At nagkaroon ako ng scholarship. Then amazingly, many friends asked me how to study. At ang nakakamangha, marami sa mga kaibigan ko ang nagtatanong sa akin, paano ba makakapag-aral ng mabuti? They said,
we think you always go to church. Sinabi then nila, how did you study and get the scholarship? So, sinabi nila, sa palagay namin ay palagi kang pumupunta sa church. Kung ganun, paano ka nakakapag-aral ng mabuti at nakakuha ng scholarship? At the time, I introduced the Bible seminar. If you listen to this Bible seminar, you will understand me. Nung pagkakataon na yun, pinakilala ko sa kanila yung Bible seminar. Sinabi ko na kapag napanood ninyo ito, maunawaan ninyo. So, I realized, even studying, it's for the gospel. Kaya naunawaan ko, maging yung pag-aaral ay para sa ebanghelyo. When you become the good model for other people, we can easily invite them to Bible seminar. Kapag naging mabuting halimbawa tayo para sa ibang mga tao, madali nating maimbita sila para sa Bible seminar. So, we must not forget the purpose of our Christian life is only one, saving more lost souls. Kaya hindi natin dapat kalimutan na ang layunin ng ating Kristiyanong pamumuhay ay isa lamang, ang pagliligtas ng mga nawawalang kaluluwa. The reason why we earn the money and study and work is only for saving more lost souls. Ang dahilan upang tayo ay kumita ng pera, magtrabaho at mag-aral ay upang magligtas ng mga nawawalang kaluluwa. And Apostle Paul, wherever he went and whomever he met, he never stopped preaching the gospel. At si Apostol Pablo, kahit saan man siya magpunta at sino man yung kanyang makilala, hindi siya tumitigil mangaral ng ebanghelyo. He was called the apostle to Gentiles. Tinatawag siyang apostol sa mga Hintil. God sent the apostle Paul to Gentiles to preach the gospel. Isinugo ng Diyos si Apostol Pablo sa mga Hintil upang ipangaral ang ebanghelyo. Then wherever he went, he preached the gospel. At kahit saan siya magpunta, ipinapangaral niya ang ebanghelyo. And whomever he met, he preached the gospel. At sino man yung kanyang makilala, ipinapangaral niya ang ebanghelyo. Let's look at the Acts chapter 16. Tingnan po natin mga Gawa chapter 16. Acts chapter 16 verse 13. Verse 13. Would you read? At sa araw ng Sabat ay pumunta kami sa labas ng pintuan sa may tabi ng ilog na nasa palagay namin ay may dakong panalanginan. At kami umupo at nakipag-usap sa mga babaeng nagtitipon doon. Holy Spirit sent the Apostle Paul to Philip. Si Apostol Pablo ay ipinadala ng Espiritu Santo sa Pilipos. And at the time, the Apostle Paul tried to find the place to pray. At nung pagkakataon na yun, naghahanap si Apostle Pablo ng lugar ng panalanginan. Then he met the women. At nakilala niya yung mga babae. Then the verse 14, pasahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. At nakinig sa amin ang isang babaeng ang pangalan ay Lydia na sumasamba sa Diyos. Siya'y mula sa lungsod ng Tiatira at isang mangangalakal ng mga telang kulay ube. Binuksan ng Panginoon ang kanyang puso upang makinig na mabuti sa mga bagay na sinasabi ni Apostol Pablo. So, when the Apostle Paul met the women, he preached the gospel. Kaya nung nakilala ni Apostol Pablo yung mga kababaihan, ipinangaral niya yung ebanghelyo. At the time, the Lydia got salvation and she was the first fruit of the Philippi church. At nang pagkakataon na yun, si Lydia ay nagkaroon ng kaligtasan at siya yung unang bunga sa iglesia ng Pilipos. And when he met the certain slave girl possessed with the spirit of the divination, he preached the gospel. At nung nakilala niya yung isang bata na mayroong espiritu ng panghula, ipinangaral din niya ang ebanghelyo. And because of this, he was imprisoned. At dahil doon, siya ay nakulong. And even in the prison, he preached the gospel. At kahit sa kulungan, ipinangaral niya ang ebanghelyo. So the prison keeper and his household got salvation. Kaya yung tagabantay sa bilangguan at yung kanyang sambayan ay naligtas din. So when we study the life of Apostle Paul, we realize that wherever, no matter where he went, he preached the gospel, and no matter whom he met, he preached the gospel. Kaya kapag pinag-aralan natin yung buhay ni Apostol Pablo, kahit saan siya magpunta, kahit sino man yung kanyang makilala, ipinapangaral niya ang ebanghelyo. When he met King Agrippa, he preached the gospel.
Nung nakilala niya si Haring Agripa, ipinangaral din niya ang Ebanghelyo. And he was sent to Rome, he preached the gospel. At nung ipinadala siya sa Roma, ipinangaral din niya ang Ebanghelyo. Let's look at the John chapter 20. John chapter 20. Tingnan po natin. Juan chapter 20. Verse 21. Juan chapter 20, verse 21. Let's read together. 3, 2, 1. Muling sinabi sa kanila ni Jesus, kapayapaan ang sumayin niyo. Kung paanong sinugo ako ng Ama, ay sinusugo ko rin naman kayo. After Jesus was resurrected, Jesus appeared among the disciples. Pagkatapos na si Jesus ay muling nabuhay, siya ay nagpakita sa mga alagad. And he said, peace to you, peace with you. At sinabi niya, kapayapaan ang sumayin niyo, kapayapaan ang sumayin niyo. It means your sins were already forgiven, that's why you can have the true peace. Ang ibig sabihin, ang inyong mga kasalanan ay napatawad na, kaya kayo ay magkakaroon ng tunay na kapayapaan. And then Jesus said, as the Father has sent me, I also send you. At sinabi ni Jesus, kung paano isinugo ako ng Ama, ay isinusugo ko rin naman kayo. If you really get salvation, if you really have the true peace, I send you to preach the gospel. Kung kayo ay talagang naligtas, kung kayo ay tunay na may kapayapaan, isinusugo ko rin kayo upang ipangaral ang Ebanghelyo. That's why Apostle Paul preached the gospel wherever he went. Kaya si Apostol Pablo, ipinangaral niya ang Ebanghelyo kahit saan siya magpunta. I really believe the preaching the gospel, the only when we conduct a Bible seminar, if we preach the gospel, is not right before God. Kaya, palagay ko ang pangaral ng Ebanghelyo, kahit saan man magpunta, ay hindi tama sa paningin ng Diyos. Inviting people, preaching the gospel, should be our life. Ang pangaral ng Ebanghelyo, yung pag-iimbita ng mga tao, dapat yun ay ating buhay. Wherever we go, whomever we meet, we try to do our best to preach the gospel. Saan man tayo magpunta, sino man yung ating makilala, kailangan nating sikaping ipangaral ang Ebanghelyo. And another things we can learn from Apostle Paul is he gave up his all right for the gospel. At isa pang bagay na dapat nating matutunan kay Apostle Pablo, ibinigay niya yung kanyang lahat ng karapatan para kay Hesukristo. Let's look at the Galatians. Galatians chapter 1 verse 16. Galatia chapter 1 verse 16. The 15 and 16, would you read? 15 and 16. Ngunit nang malugod ang Diyos na sa akin ay nagbukod, buhat pa ng sa sinapupunan ng aking ina at sa akin ay tumawag sa pamamagitan ng kanyang biyaya na ipinahayag ang kanyang anak sa akin upang siya ay aking ipangaral sa mga hintil. Hindi ako sumangguni sa sinumang laman at dugo. Apostle Paul said, when God called me, he didn't discuss with his family. Sinabi ni Pablo, nung siya ay tawagin ng Diyos, hindi niya kinausap yung kanyang kapamilya. He gave up his family for the gospel. Isinuko niya yung kanyang pamilya para sa Ebanghelyo. In Matthew chapter 4, Jesus called his disciples. Sa Mateo chapter 4, tinawag ni Jesus yung kanyang mga alagad. Follow me, I'll make you fishers of men. Sumunod kayo sa akin, gagawin ko kayong mga mamamalakaya ng mga tao. At the time they left their boat and the father. Nung pagkakataon na yon, iniwan nila yung kanilang bangka at ang kanilang ama. Actually, the boat is everything to the fisherman. Sa katunayan, yung bangka ang lahat-lahat para sa isang mangingisda. But they left. Pero iniwan nila. And they left even their family. At iniwan nila maging yung kanilang pamilya. In order to follow Jesus, in order to preach the gospel. Upang makasunod kay Jesus at ipangaral ang Ebanghelyo. Let's look at the 1 Corinthians. Tingnan po natin. Unang Korinto. 1 Corinthians chapter 9 verse 4 and 5. Verse 4 and 5. Would you read? Wala ba kaming karapatang kumain at uminom? Wala ba kaming karapatan na magsama ng isang asawa gaya ng ibang mga apostol at ng mga kapatid ng Panginoon at ni Cephas? So, the Apostle Paul didn't receive any allowance from the church. Kaya si Apostol Pablo, wala siyang natanggap na anuman na allowance mula sa church. But actually, he has a right to eat and drink from the church support.
Pero sa katunayan, mayroon siyang karapatan na siya ay kumain at uminom sa pamamagitan ng pagsuporta ng church. And also he has the right to get married. At isa pa, mayroon din siyang karapatan upang mag-asawa. But he gave up all his right for preaching the gospel. Pero isinuko niya lahat ng kanyang karapatan upang ipangaral ang ebanghelyo. The verse 12, let's read it together. 3, 2, 1. Kung ang iba ay mayroong ganitong karapatan sa inyo, hindi ba higit pa kami? Gayunmay, hindi namin ginamit ang karapatang ito, kundi tiniis namin ang lahat ng mga bagay upang huwag kaming makahadlang sa ebanghelyo ni Kristo. So, not to hinder the gospel of Christ, he forsake all his right. Upang huwag kaming makahadlang sa ebanghelyo ni Kristo, iniwan niya lahat ng kanyang karapatan. And even he was ready to sacrifice his salvation to save lost souls. At kahit yung kanyang kaligtasan ay handa niyang isakripisyo upang iligtas ang mga nawawalang kaluluwa. Let's look at the Romans chapter 9. Tingnan po natin Roma chapter 9. Romans chapter 9 verse 3. Even though he Apostle Paul preached the gospel to Israel people, their heart was so stubborn, that's why not many people got salvation. Kahit na ipinangaral ni Apostol Pablo yung ebanghelyo sa mga Hudyo, yung kanilang puso ay napakatigas, kaya kakaunti lang yung naligtas. So Apostle Paul, whenever he prayed for Israel people, he had the pain and sorrow in his heart. Kaya sa tuwing siya ay nananalangin para sa mga Israelita, palagi siyang mayroong sakit at kalungkutan sa kanyang puso. So he said the verse 3, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat mamagalingin ko pang ako ay sumpain at mawalay kay Kristo, alang-alang sa aking mga kapatid na aking mga kamag-anak ayon sa laman. So, as much as I were accursed from Christ for my brethren, it means even though I go to hell instead of my brethren, I really wish my people get salvation. Kaya sinasabi niya dito, mas gugustuhin ko pa na ako yung mapunta sa impyerno para maligtas yung aking mga kamag-anak. Who can say like this? Sino ang makakapagsalita ng ganito? We have to imitate this heart. Kailangan nating tularan yung ganitong puso. Apostle Paul really desired to save more people even though he can depart from the Christ. Si Apostol Pablo, nais niya na magligtas ng mas maraming mga tao kahit siya ay mawalay kay Kristo. As long as he can save more losers, he is ready to sacrifice his all the rights. Kahit hanggang sa makapagligtas siya ng maraming mga tao, handa niyang isuko ang kanyang karapatan. Let's look at the First Kings. Tingnan po natin, Unang Hari. First Kings chapter 3 chapter 3 verse 26. Unang Mga Hari chapter 3 verse 26. Would you read? Nang magkagayoy, nagsalita ang babae na ina ng buhay na bata sa hari, sapagkat ang kanyang puso ay nahahabag sa kanyang anak. At sinabi niya, O Panginoon ko, ibigay mo sa kanya ang buhay na bata, at sa anumang paraay, huwag mong patayin. Ngunit ang sabi ng isa, hindi iyan magiging akin o sa iyuman, hatiin siya. Here are two halos. Narito yung dalawang bayarang babae. And one hallowed son died. At yung the baby died. Yung isang anak ng bayarang babae ay namatay. Then each harlot insists that this baby is her baby. At yung dalawang bayarang babae ay ipinipilit na yung buhay na bata ay kanilang anak. Then the King Solomon said, divide kaya, two piece and give the one piece to this woman and the other to the other woman. Kaya sinabi ni Haring Solomon, hatiin ang bata at ibigay yung kalahati sa isa at yung kalahati ay sa isa. Then the mother's heart was burning with compassion. Kaya yung puso nung nanay ay nag-aalab dahil sa habag. Then she said, "My Lord,
give her the living child and by no means kill him. At sinabi niya, O Panginoon ko, ibigay mo sa kanya ang buhay na bata at sa anumang paraay, huwag mong patayin. It means she gave up all her right about this baby. Ang ibig sabihin, isinuko niya yung lahat ng kanyang karapatan doon sa bata. Because she really want to save this baby. Dahil ang gusto niya ay maligtas yung bata. But the other harlot didn't care whether this baby can live or not. Pero yung isang bayarang babae, wala siyang pakialam kung mabuhay man o mamatay ang bata. Then who is mother? Kung ganun, sino yung tunay na nanay? The verse 27, let's read it together, 3, 2, 1. Nang magkagayoy, sumagot ang hari at nagsabi, ibigay ang buhay na bata sa unang babae, at sa anumang paraay huwag patayin. Siya ang kanyang ina. King Solomon said, she is the mother. Sinabi ni Haring Solomon, siya ang kanyang ina. Who is the real Christian? Sino ang tunay na Kristiyano? The Christian who can sacrifice his things for the gospel is the real Christian. Yung Kristiyano na kayang isakripisyo yung kanyang mga bagay, siya ang tunay na Kristiyano. Unsaved people doesn't care whether other people go to hell or not. Yung mga hindi taong mga taong hindi ligtas, wala silang pakialam kung mapunta man sa impyerno yung mga tao o hindi. But real saved people cannot endure if they go to hell. Pero yung tunay na mga ligtas, hindi nila matitiis kung ang mga tao ay mapupunta sa impyerno. That's why we are ready to sacrifice all our right and all our things for saving the more lost souls. Kaya nga nakahanda tayo na isakripisyo yung ating karapatan, yung ating mga pag-aari upang makapagligtas ng mga nawawalang kaluluwa. That is real Christian. Ganito po ang tunay na Kristiyano. Apostle Paul could even sacrifice his salvation, the right to go to heaven, as long as he can save his people. Si Apostol Pablo, kaya niyang isuko maging yung kanyang kaligtasan upang makapagligtas ng mga tao. I really hope and pray all of us can imitate this heart. Ako'y umaasa at nananalangin na lahat tayo ay kayang tularan yung ganitong puso. And another thing is, Apostle Paul was even ready to die. At ang isa pang bagay, si Apostol Pablo ay handa maging sa kamatayan. He was ready to die for the gospel. Handa siyang mamatay para sa ebanghelyo. Let's look at Acts chapter 14. Tingnan po natin mga gawa, chapter 14. Acts chapter 14, verse 19. 14, verse 19. Verse 19, the background is, Apostle Paul already preached the gospel in Antioch and Iconium. Ang background, si Apostol Pablo ay nakapangaral na ng Ebanghelyo sa Antioquia at sa Iconio. But they reject the gospel. Pero tinanggihan nila ang Ebanghelyo. And Apostle Paul transferred to the Lystra to preach the gospel. At lumipat si Apostol Pablo sa Lystra upang ipangaral ang Ebanghelyo. Then Antioch and Iconium, the people followed up to the Lystra. At yung mga tao sa Antioquia at Iconio ay sumunod hanggang sa Lystra. And they persuaded people to kill Apostle Paul. At sinikap nilang hikayatin yung mga tao upang patayin si Apostol Pablo. So the verse 19, would you read? Ngunit dumating doon ang mga Hudyong buhat sa Antioquia at Iconio. At nang mahikayat nila ang maraming tao, kanilang pinagbabato si Pablo at kanilang kinaladkad siya sa labas ng lunsod, na inaakalang siya'y patay na. So, they stoned and killed Apostle Paul. Kaya nga, binato nila at pinatay si Apostol Pablo. But, God rose him again. Pero, ibinangon siyang muli ng Diyos. Because he still have the ministry he had to finish. Dahil meron pa siyang ministeryo na dapat niyang tapusin. Then verse 20, would you read? Ngunit nang paligiran siya ng mga alagad, tumayo siya at pumasok sa lunsod. Kinabukasan, umalis siya kasama ni Bernabe patungo sa Derbe. When he disciples gathered around him, he, Apostle Paul, rose up and went to where? Nang paligiran siya ng mga alagad, tumayo siya at saan siya pupunta? He went back to the Lystra again. Siya ay pumasok uli doon sa Lystra. Probably he was bleeding, but he woke up and entered the Lystra again. Marahil siya ay duguan, pero siya ay bumangon at pumasok muli sa Lystra. People got shocked. Nagulat yung mga tao. He probably died
but now he's bleeding, but without any fear, he went back to Lystra again. Siguro ay namatay na siya, pero siya ay bumangon at siya ay duguan, pero siya ay pumasok na naman sa Lystra. Because he didn't finish it, his work, preaching the gospel. Dahil hindi pa niya natatapos yung kanyang gawain, yung pangangaral ng Ebanghelyo. He was ready to die for the gospel. Nakahanda siyang mamatay para sa Ebanghelyo. The verse 21, let's read it together, 3, 2, 1. Nang maipangaral na nila ang Ebanghelyo sa lungsod na iyon at ginawang mga alagad ang marami, nagbalik sila sa Lystra, sa Iconio at sa Antioquia. So, Apostle Paul returned to the Lystra, Iconium, and Antioch. Kaya si Apostle Pablo ay nagbalik sa Lystra, sa Iconio, at sa Antioquia. There are still those who killed Apostle Paul. Nandyan pa rin yung mga gustong pumatay kay Apostle Pablo. But he was not afraid in order to preach the gospel. Pero hindi siya natatakot para ipangaral ang Ebanghelyo. When I really believe, when other people look at the Apostle Paul who never fear to death, they got shocked. Naniniwala ko, nung makita ng mga tao na si Apostol Pablo ay hindi natatakot mamatay, sila ay talagang nagulat. The, let's look at the Acts chapter 21. Tingnan po natin, Mga Gawa chapter 21. Verse 13. Verse 13. Would you read? Kaya't sumagot si Pablo, "Anong ginagawa ninyo? Nagiiyakan kayo at dinudurog ang aking puso. Handa ako na hindi lamang gapusin, kundi mamatay rin naman sa Jerusalem dahil sa pangalan ng Panginoong Jesus." Apostle Paul already knew if he went to the Jerusalem, he could be dead. Alam na ni Apostle Pablo, kung siya ay pupunta ng Jerusalem, maaaring siya ipatayin. That's why other elders cried and they persuaded the Apostle Paul not to go to the Jerusalem. Kaya yung mga matatanda ay nag-iiyakan at sinisikap nilang hikayatin si Apostle Pablo na huwag nang tumuloy sa Jerusalem. But Apostle Paul said, "I'm ready not only to be bound but also to die at Jerusalem." Pero sinabi ni Apostle Pablo, "Nakahanda ako hindi lamang gapusin kundi mamatay sa Jerusalem." He was ready to die for the gospel. That's why he was not afraid of anything. Nakahanda siyang mamatay para sa Ebanghelyo, kaya hindi wala siyang kinakatakutan na anuman. So let's look at the Second Corinthians. Tingnan po natin ikalawang Korinto. Second Corinthians chapter 5. Chapter 5. Verse 8. Verse 8 po. "We are confident, yes, well pleased rather to be absent from the body. Absent from the body, it means to die. And be present with the Lord." So he really wished to die soon and live, the stay with the Lord longer. Kaya't kami ay nagtitiwala at nasisiyahan na mapalayo sa katawan at mapasa tahanan na kasama ang Panginoon. Mapalayo sa katawan, ibig sabihin yung mamatay at gusto nilang makasama na si Hesus Kristo nang mas mahaba. Our senior pastor said, "If we die one day earlier in this world, we're gonna live in the heaven one day early, one day more." Sinabi ni Senior Pastor na kung tayo ay mamamatay ng mas maaga ng isang araw, ibig sabihin tayo ay makakapasok sa langit ng mas maaga ng isang araw. So Apostle Paul said, "It's better for me to die soon." Kaya sinabi ni Apostle Pablo, mas mabuti para sa akin yung mamatay na maaga. I really wish to go to heaven soon. Gustong-gusto ko nang pumunta sa langit ng mas maaga. He was not afraid to die. Hindi siya natatakot mamatay. But as long as God allows me to live longer in this world, I strive to be the one who please God. Pero sinabi ni Apostle Pablo, hanggat ipinapahintulot ng Diyos na ako'y mabuhay, sisikapin kong maging isang tao na nagbibigay lugod sa Diyos. So verse 9, basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Kaya't maging sa tahanan o malayo sa tahanan, ang aming mithiin ay ang bigyan siya ng kasiyahan. What's the best way to please God? Ano ba yung pinakamainam na paraan upang bigyan ng kasiyahan ng Diyos? When the one person gets salvation, God is joyful more than other things. Kapag ang isang tao ay nagkaroon ng kaligtasan, ang Diyos ay nasisiyahan higit pa sa anumang bagay. So Apostle Paul was always ready to die for the gospel. Kaya nga si Apostle Pablo ay palaging nakahanda upang ipangaral ang Ebanghelyo. All the disciples died for the gospel. Lahat ng mga alagad ay namatay para sa Ebanghelyo.
when I stayed in India, I went to the Chennai. Nung pumunta ako sa India, nakarating ako dun sa Chennai. And I visited the church of Thomas. At nabisita ko yung iglesia ni Thomas. Until Chennai, Thomas had preached the gospel. Hanggang doon sa India, sa Chennai, ay nangaral si Thomas ng Ebanghelyo. When I checked the map, the distance from the Jerusalem to Chennai in India by flight is more than 5,000 kilometers. Nung tinignan ko kung gaano kalayo yung Chennai mula sa Jerusalem, mula sa aeroplano, ito ay mahigit 5,000 kilometro. So, Thomas preached the gospel here and there until the Chennai. Kaya si Apostol Thomas ay nangaral ng Ebanghelyo doon at dito hanggang makarating siya sa Chennai. And in Chennai, he was speared. He was hit, pierced by spear and died. At sa Chennai, siya ay sinibat at siya ay namatay. So all the disciples of Jesus died for the gospel. Lahat ng mga alagad ni Jesus ay namatay para sa Ebanghelyo. In Acts chapter 8, there is the great persecution in Jerusalem. Sa Acts chapter 8, merong malaking pag-uusig sa Jerusalem. That's why the brethren was scattered from Jerusalem. Kaya ang mga kapatid ay nagkalat mula doon sa Jerusalem. But the Acts chapter 8 verse 4 says, therefore, those who were scattered went everywhere preaching the word. Pero sa Acts chapter 8 verse 4, sinabi, ang mga nagkawatak-watak ay naglakbay na ipinapangaral ang salita. They didn't stay at home. Hindi sila nanatili sa kanilang mga bahay. They boldly preached the gospel here and there. Matapang nilang ipinangaral ang Ebanghelyo doon at dito. 2 Timothy chapter 2 says, God called us as a good soldier. Sa ikalawang Timoteo chapter 2, sinabi ng Biblia, tinawag tayo ng Diyos upang maging kanyang mga sundalo. Like God called Israel as his the army of the Lord, God called us as his soldier. Kagaya ng pagtawag ng Diyos sa mga Israelita bilang hukbo ng Panginoon, tinawag din tayo ng Diyos bilang kanyang mga sundalo. If a soldier is afraid to die, he cannot fight. Kung ang isang sundalo ay takot mamatay, hindi siya makakalaban. All the soldiers should be ready to die in the battlefield. Lahat ng mga sundalo ay dapat maging handang mamatay doon sa digmaan. Our enemy is very clear. Ang digmaan natin ay napakalinaw. We are fighting against the Satan and the world. Nakikipaglaban tayo kay Satanas at sa sanlibutan. And when the people get salvation, the territory of the Lord is expanded. At kapag ang mga tao ay naliligtas, yung nasasakupan ng Panginoong Diyos ay lumalawak. So in order to save losers, we should be ready to die like our Apostle Paul. Kaya upang makapagligtas ng mga nawawalang kaluluwa, kailangan tayong maging handang mamatay kagaya ni Apostol Pablo. And another thing is, even though the Apostle Paul preached the gospel and saved many losers, he desired to save more losers, more and more. At isa pang bagay, kahit na nakapangaral na si Apostol Pablo at nakapagligtas ng maraming mga nawawalang kaluluwa, gusto niya pang magligtas ng higit pa at higit pa. Let's look at the Colossians chapter 4. Tignan po natin, Colossians chapter 4. Colossians chapter 4, verse 3. So verse 3. Let's read it together, 3, 2, 1. At idalangin din ninyo naman kami na buksan ng Diyos para sa amin ang pinto para sa salita, upang aming maipahayag ang hiwaga ni Kristo na dahil din dito ako'y nakagapos. This time, Apostle Paul already built up the many churches and preached the gospel to so many people. Sa pagkakataong ito, na itatag na ni Apostol Pablo ang maraming mga iglesia at nakapangaral sa maraming mga tao. But he asked another prayer request. Pero siya ay humingi ng prayer request. Please pray for us that God would open to us the door for the word to speak the ministry of Christ. Idalangin din ninyo kami na buksan ng Diyos para sa amin ang pinto para sa salita upang maipahayag namin ang hiwaga ni Kristo. He wants to preach the gospel in more places. He wants to save the more losers. Gusto niyang ipangaral ang Ebanghelyo sa mas marami pang mga lugar. Gusto niyang makapagligtas ng marami pang mga tao.
Are you not satisfied with your Christian life? Hindi ba kayo nasisiyahan sa inyong Christian life? Sometimes we are already satisfied in our situation. Minsan, masaya na tayo sa ating sitwasyon. Ah, Pastor, I already invite my friend and he got salvation. Pastor, naimbitahan ko na yung kaibigan ko at siya ay naligtas na. If you invite one person and he got salvation, please pray for the two losers. Kung kayo ay nakapag-imbita ng isang tao at siya ay naligtas, pakiusap, manalangin pa kayo para sa dalawa. If you already saved the two losers, please pray for the three losers. Kung nakapagligtas na kayo ng dalawang tao, pakiusap, manalangin pa kayo para sa tatlo. Whenever I got the news about the Philippine Life for the Mission, it really touched my heart. Sa tuwing makakarinig ako ng balita sa Philippine Life for the Mission, ang puso ko ay talagang naaantig. Because so many people are getting salvation here and there. Dahil napakaraming tao ang nagkakaroon ng kaligtasan dito at doon. We are so thankful to the Lord. Tayo ay labis na nagpapasalamat sa Diyos. But we also still hungry. Pero tayo ay mas nagnanais pa. We are still hungry to save more losers. Tayo ay nagugutom pa na magligtas ng mga nawawalang kaluluwa. Matthew chapter 5 verse 6 says, "Blessed are those who hunger and thirst for the righteousness, for they shall be filled." Sabi sa Mateo chapter 5 verse 6, mapapalad ang mga nagugutom at nauuhaw sa katwiran sapagkat sila'y bubusugin. We are so thankful to see that so many people are getting salvation. Tayo ay labis na nagpapasalamat na makita ang marami mga tao ang nagkakaroon ng kaligtasan. But we have to pray to the Lord to open the door to preach the gospel in more places. Pero kailangan nating idalangin sa Diyos na buksan pa ang pintuan ng ibang mga lugar para sa pangangaral. Even though many people are getting salvation, more people are going to hell. Kahit maraming tao ang mga naliligtas, mas marami pang mga tao ang mapupunta sa impyerno. Apostle Paul, he opened his heart widely before God. Si Apostol Pablo, binuksan niya ang kanyang puso ng maluwang para sa Diyos. Psalm number 81 verse 10 says, "Open your mouth wide and I'll fill it." Sa Awit chapter 81 verse 10, "Open your mouth wide, then I'll feed it." Buksan mo nang maluwang ang iyong bibig at ito'y aking pupunuin. So as much as we open our mouth, God will fill our mouth. Kung gaano natin binubuksan ang ating bibig, pupunuan ito ng Diyos. So please pray for improving your Christian life. Kaya pakiusap, ipanalangin ninyo yung pag-improve ng inyong Christian life. If you grew up this much, please pray for growing up more. Kung lumago kayo nang hanggang dito, pakiusap, manalangin kayo na mas lumago pa kayo. Lord, I want to save more people. Panginoon, gusto kong makapagligtas ng maraming mga tao. Lord, I desire to be used by God more and more. Panginoon, nagnanais ako na mas magamit pa ng Diyos ng mas higit pa. In the First Chronicles chapter 4, there is the prayer of the Jabez. Sa Unang Kronika chapter 4, narito yung panalangin ni Jabez. The meaning of the Jabez is the pain and sorrow. Ang ibig sabihin ng pangalang Jabez ay sakit at paghihirap. But he changed his life by prayer. Pero nagbago ang kanyang buhay dahil sa panalangin. He prayed to God, "Oh, that you would bless me indeed, and enlarge my territory." Sinabi niya, "O ako naway iyong pagpalain at palawakin ang aking nasasakupan." So, he was blessed, but he prayed again. "It's not enough, Lord. I want to enlarge my territory." Kaya siya ay pinagpala na, pero nanalangin pa rin siya. "Hindi pa ito sapat. Gusto ko pang lumawak ang aking nasasakupan." It means he wanted to be, he was used by God, but he wanted to be used by God more and more. Siya ay ginamit na ng Panginoon, pero gusto niyang mas magamit pa siya ng higit pa. We should have this desire. Kailangan tayong magkaroon ng ganitong pagnanais. If we save the one losers already, we have to pray for the two losers. Kung nakapagligtas tayo ng isang kaluluwa, kailangan manalangin tayo para sa dalawang kaluluwa. So, the Apostle Paul,
He never forget his purpose. Kaya si Apostol Pablo, hindi niya kinalimutan yung kanyang layunin. And wherever he went, he preached the gospel. At saan man siya magpunta, siya ay nangaral ang ebanghelyo. And he desired to save lost souls more and more. At nagnais siya na magligtas ng mga nawawalang kaluluwa ng higit at higit pa. And for that, he was ready to sacrifice all his right, even his life. At para doon, nakahanda niyang isakripisyo lahat ng kanyang karapatan maging ang kanyang buhay. Then the question is, how did Apostle Paul keep his burning heart to the end? Ang kaya ang tanong, paano napanatili ni Apostle Pablo yung kanyang pusong nag-aalap hanggang sa huli? The secret was the word of God. Ang sikreto po ay ang salita ng Diyos. Let's look at the Philippians. Tingnan po natin Filipos. Philippians chapter 3 verse 7. Filipos chapter 3 verse 7. The verse 8 only. The verse 8. Would you read? Higit pa roon, ang lahat ng mga bagay ay inaari kong kalugihan dahil sa higit na kahalagahan na makilala si Kristo Jesus na Panginoon ko. Alang-alang sa kanya'y tiniis ko ang kalugihan ng lahat ng mga bagay at inari kong basura lamang upang makamit ko si Kristo. The Apostle Paul was so educated. Si Apostol Pablo po ay talagang nakapag-aral. But after he got salvation, he didn't care what he learned before. Pero pagkatapos ng kaligtasan, wala na siyang pakialam sa mga napag-aralan niya noon. And he said, I want to know about knowledge of Jesus Christ more. At sinabi niya, mas gusto niyang malaman yung kaalaman kay Jesus ng higit pa. So he studied the Bible, that's why he could keep his heart. Kaya pinag-aralan niya ang Biblia at napanatili niya ang kanyang puso. So he said, the Bible says, Ephesians chapter 6 says, the sword which God gave us is the word of God. At sinasabi sa Ephesians chapter 6, yung tabak na ibinigay sa atin ng Diyos ay ang salita ng Diyos. Let's look at Ecclesiastes. Tignan po natin Ecclesiastes. Ecclesiastes chapter 10. Chapter 10. Verse 10. Verse 10. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kung ang bakal ay pumurol at hindi ihasa ninuman ang talim, dapat nga siyang gumamit ng higit na lakas. Ngunit ang karunungan ay tumutulong upang ang isang tao'y magtagumpay. If the axe is there, we have to work harder. Kung yung palakol ay mapurol, kailangan nating mas gumamit ng lakas. But if the axe is sharp, we can easily cut the tree. Pero kung ang palakol ay matalim, madali tayong makakaputol ng puno. This word is the sword. Ang salitang ito ay ang tabak. If we don't make it sharpen, though it's very difficult to save the losers and it's very difficult to counsel other people. Kung hindi natin ito hahasain, napakahirap na magligtas ng mga tao at mag-counsel ng ibang mga tao. And it is very difficult to keep our heart still burning to the end. At magiging napakahirap na panatiliing nag-aalab yung ating puso hanggang sa huli. So, we have to study the Word of God. Kaya kailangan nating pag-aralan ang salita ng Diyos. We have to make our Word sharpen in our heart. Kailangan nating hasain ang salitang ito sa ating puso. If we are not ready to if we are not ready of the word of God, God cannot use us for saving more lost souls. Kung hindi tayo handa sa salita ng Diyos, hindi tayo gagamitin ng Diyos upang magligtas ng mga nawawalang kaluluwa. In Acts chapter 8, God sent the Philip to eunuch of Ethiopia. Sa Acts chapter 8, isinugo ng Diyos si Pilipe doon sa eunuch na taga Ethiopia. It's because the Philip is ready to deliver the message of gospel. Dahil si Pilipe ay nakahanda na ipahayag yung mensahe ng ebanghelyo. In Acts chapter 10, why did God send the apostle Peter to Cornelius? Doon sa Acts chapter 10, bakit isinugo ng Diyos si Pedro kay Cornelio? The apostle Peter is already ready to preach the gospel.
to deliver the word of God. Dahil si Apostol Pedro ay nakahanda na ipangaral yung ebanghelyo at ipangaral yung salita ng Diyos. So if we don't study the word of God, we cannot keep our heart and we cannot be used by God. Kaya kung hindi natin pag-aaralan ang salita ng Diyos, hindi tayo gagamitin ng Diyos at hindi natin mapapanatili ang ating puso. When we are high school and college and when we are young, we are so sharp. Kapag tayo ay high school o college o kapag tayo ay bata pa, napakatalas ng ating pag-iisip. Young adult members, you are living in the best moment in your life. Yung mga young adult member ay nabubuhay sa pinakamainam na bahagi ng kanilang buhay. So in this time, if you train yourself and if you are ready with the word of God, you will be used by God so much. Kaya sa pagkakataong ito, kung sasanayan ninyo ang inyong salita at kayo ay magiging handa, gagamitin kayo ng Diyos ng napakainam. And also, Apostle Paul had so many fellow workers. At si Apostol Pablo ay napakaraming mga kamanggagawa. So it means he had many fellowship. Ang ibig sabihin, marami siyang fellowship. And also, he prayed a lot. At isa pa, nanalangin siya ng napakarami. Even in the prison, he praised the Lord and prayed. Kahit sa bilangguan, siya ay nagpupuri sa Diyos at nananalangin. So, Apostle Paul really focused on the Word of God, fellowship, and prayer to preach the gospel more. Kaya si Apostle Pablo ay nagtutuo ng pansin sa salita ng Diyos, sa fellowship. And the Word of God, prayer, Word of God, fellowship, prayer are the secret of our Christian life. Kaya yung salita ng Diyos, yung fellowship at yung pananalangin ang sikreto sa ating Christian life. This is input. And output is preaching the gospel, saving more lost souls. Ito yung ating input. At yung output naman ay yung pagliligtas ng mga nawawalang kaluluwa, ang pangaral ng ebanghelyo. So without input, we don't have output. Kaya kung wala ang mga input, wala tayong magiging output. Without the word of God, fellowship, and prayer, we cannot save any lost souls. Kung wala yung salita ng Diyos, fellowship at pananalangin, hindi tayo makakapagligtas kahit isang nawawalang kaluluwa. And let's look at 1 Corinthians chapter 9. Tingnan po natin, 1 Corinto chapter 9. 1 Corinthians chapter 9, verse 27. Chapter 9, verse 27. Apostle Paul was afraid that because of his sin, he would not be used by God. Natatakot si Apostle Pablo na baka dahil sa kanyang kasalanan ay hindi na siya gamitin ng Diyos. So, verse chapter 9, verse 27, let's read it together, 3, 2, 1. Ngunit sinusupil ko ang aking katawan at ginagawa itong alipin upang pagkatapos na makapangaral ako sa iba, ako mismo ay hindi itakwil. Apostle Paul was afraid to be disqualified. Si Apostol Pablo ay natatakot na siya ay madiskwalipikado. Some brothers and sisters were used by God so well in the beginning. May mga ibang brothers and sisters na ginagamit ng Diyos ng maayos sa umpisa. But I'm so sad to see sometimes they become disqualified. Pero nalulungkot ako na makita sila na minsan sila ay nagiging diskwalipikado. Who can guarantee it? We will not be their case. Sinong makakapag-garantiya na tayo ay hindi magiging kagaya nila? Even Apostle Paul, who wrote the 14 Bible books and preached the gospel to so many people, he also afraid to be disqualified. Maging si Apostle Pablo na naisulat yung 14 na aklat sa Biblia at nakapangaral sa maraming mga tao, maging siya ay natatakot na maging diskwalipikado. That's why even Apostle Paul said, I discipline my body. Kaya maging si Apostle Pablo, sinasabi niya, sinusupil ko ang aking katawan. He also had the sinful nature. Mayroon din siyang likas na pagkamakasalanan. And he's afraid because of his sinful nature. If he commit a sin or serious sin, he become the disqualified to preach the gospel. At natatakot siya na baka dahil sa kanyang likas na pagkamakasalanan, ay makagawa siya ng kasalanan o malaking kasalanan at siya ay madiskwalipikado na ipangaral ang ebanghelyo. That's why he tried to kill his sinful nature every day. Kaya sinisikip niya na patayin ang kanyang likas na pagkamakasalanan sa bawat araw. Let's look at the 1 Corinthians chapter 15 verse 31.
Tingnan po natin, 1 Corinto chapter 15, verse 31. Would you read? Ako'y namamatay araw-araw. Mga kapatid, iyon ay kasintiyak ng aking pagmamapuri sa inyo. Isang pagmamapuri na aking ginagawa kay Kristo Jesus na ating Panginoon. He said, the Apostle Paul said, I die daily, every day. Sinabi ni Apostle Pablo, ako'y namamatay araw-araw. Even though we overcome the temptation of our sinful nature today, tomorrow we have to fight again. Kahit mapagtagumpayan natin yung ating likas na pagkamakasalanan ngayon, bukas kailangan na naman nating makipaglaban. So not to be disqualified for the gospel, we have to die every day. Kaya para hindi madiskwalipikado para sa ebanghelyo, kailangan nating mamatay araw-araw. So, the word of God and fellowship, prayer, because of these things, Apostle Paul could keep his burning heart to the end. Kaya nga, dahil sa salita ng Diyos, sa fellowship at pananalangin, nagawa ni Apostle Pablo na ingatan ang kanyang puso hanggang sa wakas. And also, he's so afraid to commit a sin. At isa pa, siya ay talagang natatakot na makagawa ng kasalanan. That's why he died daily. Kaya nga, siya ay namamatay araw-araw. The Romans chapter 1, verse 14 says, I'm a debtor. The Apostle Paul says, I'm a debtor. Sinasabi sa Roma chapter 1, verse 14, sinabi ni Apostle Pablo, siya ay may pagkakautang. What is debtor? Ano ba yung may pananagutan? Until he paid all, payback all his debt, he is not comfortable. Hanggat hindi niya nababayaran lahat ng kanyang utang, siya ay hindi magiging komportable. So all of us are debtors. Kaya lahat tayo ay may pagkakautang. Until we pay back the love of Jesus to the end, we cannot be satisfied. Hanggat hindi natin nasusuklian yung pag-ibig ni Jesus hanggang sa wakas, hindi tayo masisiyahan. Until we save all our family and friends and all people, we still debtor. Hanggat hindi natin naliligtas yung ating mga kapamilya, yung ating mga kaibigan, o ang lahat ng mga tao, tayo ay mayroong pagkakautang o pananagutan. Let's look at the 1 Timothy chapter 4. Tingnan po natin, 1 Timoteo chapter 4. So, for saving more losers, we have to grow up. Kaya upang makapagligtas ng maraming kaluluwa, kailangan nating lumago. Chapter 4, verse 15. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Gawin mo ang mga bagay na ito. Italaga mo ang iyong sarili sa mga ito upang ang iyong pag-unlad ay makita ng lahat. So, show the give yourself entirely to them that your progress may be evident to all. Italaga mo ang iyong sarili sa mga ito upang ang iyong pag-unlad ay makita ng lahat. We have to show our progress to other people. Kailangan ipakita natin yung ating pag-unlad sa mga tao. So our today must be better than our yesterday. Kaya yung ngayong araw ay dapat mas mabuti kaysa kahapon. Our tomorrow must be better than our today. At yung ating kinabukasan ay dapat maging mas mabuti kaysa sa ngayon. As much as we grow up physically, we have to grow up spiritually. Habang tayo ay lumalago sa physical, dapat din tayong lumago ng spiritual. So we already learned the three hearts of God in this young adult retreat. Kaya natutunan na po natin yung tatlong uri ng puso ng Diyos dito sa young adult retreat. Like God is holy, we must be holy. Kagaya ng ang Diyos ay banal, kailangan din naman nating maging banal. And God is love, that's why we have to love each other. At ang Diyos ay pag-ibig, kaya kailangan nating ibigin ang bawat isa. And God really desire to save the losers. Like this, we have to desire to save other people. At ang Diyos ay mayroong matinding pagnanais na magligtas ng mga nawawalang kaluluwa. Kaya kailangan din natin magkaroon ng pagnanais na magligtas ng ibang mga kaluluwa. Let's look at the last verse, the Acts chapter 28. Tignan po natin yung huling talata, mga gawa, chapter 28. Verse 30 and 31. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1.
Nanirahan siya roon ng buong 2 taon sa kanyang sariling inuupahang bahay at tinatanggap ang lahat ng sa kanya'y nagsasadya na ipinapangaral ang kaharian ng Diyos at itinuturo ang mga bagay na tungkol sa Panginoong Hesukristo na may buong katapangan at walang sagabal. When Apostle Paul went to Rome, he was under the house arrest. Nung si Apostol Pablo ay nasa Roma, siya ay nasa house arrest. But he welcomed all people who visit Apostle Paul. Pero tinatanggap niya lahat ng mga tao na bumibisita kay Apostol Pablo. And he, even though he couldn't go out, he preached the gospel. He preached the kingdom of God to all visitors. At kahit hindi siya nakakalabas ng bahay, ipinapangaral niya yung kaharian ng Diyos sa lahat ng mga bumibisita sa kanya. And Acts chapter, the book of Acts is not the end. At yung aklat it, ng it doesn't end yet. At yung aklat ng mga gawa ay hindi pa rito natatapos. Still these days, the Acts chapter 29, Acts chapter 30 are written before God. Sa mga araw natin ngayon, yung Acts chapter 29, 30 ay naisusulat pa lang sa harapan ng Diyos. And God expect to see the second Paul, second apostle Paul, and third apostle Paul. At umaasa ang Diyos na makita niya yung ikalawang apostol Pablo at yung pangatlong apostol Pablo. So God desire to save the all people. Kaya ang Diyos ay nagnanais na mailigtas lahat ng mga tao. And when Jesus came to this world, he also brought to this heart. At nung pumarito si Jesus sa sanlibutan, dala-dala niya yung ganitong puso. And this heart transferred also to Apostle Paul. At yung pusong ito ay nailipat kay Apostol Pablo. Now, this is our turn. At ngayon ay pagkakataon naman natin. We have to imitate Apostle Paul. Kailangan nating tularan si Apostol Pablo. And we have to imitate the such a burning heart of Jesus Christ. At kailangan natin tularan yung nag-aalab na puso ni Hesukristo. We are living at the end time. Tayo ay nabubuhay na sa huling panahon. We are the last runner. Tayo yung huling tumatakbo. So as a last runner, we have to do our best to save the more lost souls at the end time. Kaya bilang mga huling tumatakbo, kailangan gawin natin yung pinakamainam upang makapagligtas ng mga kaluluwa sa huling panahon. So I hope and pray all of us, until we stand before God, we preach the gospel with all our heart and save the more lost souls. Kaya umaasa ako na bago tayo humarap sa Diyos, gagawin natin lahat ng ating mga kaya upang makapangaral ng Ebanghelyo. Let's pray together. Manalangin na po tayo. Our Heavenly and Merciful Father God, thank you for giving us the precious time to have the young adult retreat. Aming sumasalangit at mahabaging Ama, maraming salamat po sa pagbibigay ninyo sa amin ng mahalagang oras upang magkaroon ng young adult retreat. Please help us not to forget what we learned and apply it into our life. Pakiusap, tulungan mo po kami na huwag namin makalimutan ang mga aral at mai-apply ito sa aming mga buhay. And please use us to save more lost souls. At pakiusap, gamitin mo po kami upang makapagligtas ng maraming mga nawawalang kaluluwa. We don't want to be qualified, disqualified for the gospel. Ayaw po namin na kami ay madiskwalipikado para sa Ebanghelyo. Until we stand before God, we want to be the used by God to save more lost souls. Hanggang sa bago kami humarap sa Diyos, nais po namin na kami ay magamit para sa kaligtasan ng mga nawawalang kaluluwa. Always be with us and help us and guide us. Palagi niyo po kaming samahan at tulungan at gabayan. We pray in the name of Jesus Christ. Dinadalangin po namin ito sa pangalan ni Hesukristo. Amen. Amen.